tahimikong ito'y pagmasda. At pag sumisibol na ang araw, unti-unti mong masisilayan ang tunay na ganda nito. So may nahanap ako ng isa pero hindi siya shell. So ang tawag dito, balat. Apo. So parang ginagawa din siyang kilawin, no. So pwede siya hiwa-hiwain. So it's a little bit creepy lang talaga siya titingnan. Pagkadating namin sa lugar, breakfast agad ang aming inatupan. Good morning, guys. Nanami diri sa Mantaha Beach and this morning the first thing na gagawin namin yung pang-breakfast. So, to kilawin. Actually, pagdating sa kilawin, hindi naman talaga ako marunong kumawa. But Lape is here. Yan, so, one of my friends. Tama, okay. So, siya yung mag-prepare para sa breakfast namin. At para magawa ang kilawin, sinubukan ko na ding tumulong maghiwa ng isda. So, sa mga manonood, huwag niyo na ako i-bash ha. So, I'm not used to it. Pero sinusubukan ko. Tama na ba? Ako, Lord. Kita'y pwede mag-asawa nito. Habang hinihintay namin na maluto ang inihaw na isda, nilibot ko muna ang ibang bahagi ng mantaha. So, nilibutin namin yung some parts ng mantaha. At sa taas, tanaw mo ang mga magagandang view ng lugar na ito. Susunod sa ating episode, napuntahan mo na ba ang Rocky Sandbar na may layang 2 kilometers away mula sa shoreline ng Mantaha? O di kaya'y magkaroon ng boat experience? Pero ingat lang! What about swimming experience? Or di kaya'y shell picking? At ang very risky, ang posibleng maapakan ng mga grupo ng sea urchins. Mga sea urchins na akong nakikita and madami sila. Kaya't dito ka na sa bagong episode, ang Mantaha. Mayaman sa mga mangroves or bakawan ang Mantaha. Ito'y nagsisilbing kanlungan hindi lamang para sa mga isda, kundi na rin para sa mga ibon at iba pang mga hayop. Sa tuwing naglo-low tide, mayroong nagaganap na kompetisyon sa grupo ng mga ibon. Ang kompetisyon na nagaganap dito sa mga grupo ng mga ibon, ito yung paghahanap ng pagkain. Ito yung way of survival nila para mabuhay. Sa mga locals ng Buena Vista, lalong-lalo na ang mga pamilya na unemployed, ang mantaha ang pinagmumulan ng kanilang pagkain. Halos dito na ata sila kumukuha ng kanilang pangulam para sa araw-araw na pamumuhay. Marahil hindi panalo sa pinong buhangin at malinaw na tubig ang mantaha, pero kung titingnan mo siya sa anggulo na kung saan ito'y bubuhay ng maraming tao, well, I would say na it's such a blessing coming from the Lord. Lumilitaw ang Rocky Sandbar na ito tuwing low tide. Alas 2 na ng hapon na nagsisimula ng magpapakita ang Rocky Sandbar na ito. Ito ay may layong 2 kilometers away mula sa shoreline ng Mantaha. And you have to be careful along the way kasi habang naglalakad tayo may mga grupo ng sea urchin. Ito yung mga bato na na-form dito. So you have to be careful pa din kasi may mga sisi siya. So dapat maingat tayo pag naglalakad. May mga birds na nag-stay dito. So nandito sila tumatambay. So nung dumating kami, so nagsiliparan yung mga ibon. Nagulat ata, may bisita. So far, it's very nice. It's very relaxing kasi tanaw mo yung mga isla around it. Kasi nasa gitna talaga siya. Pagkatapos ng 15 minuto,
aming nilisan ang lugar. Yun na rin ay para sa aming safety kasi pag mag-high tide, hindi masyadong makikita ang mga sea urchins at ang tendency, baka sila ay aming matapakan. Habang ako ay nagre-relax at pinagmamasdan ang mga puno ng bakawan, bigla kong naisip ang aming nilulutong isda. Amoy inihaw na at luto na nga talaga. Maya-maya nilibot ko muna ang area kung saan matatagpuan ang mga cottages. Dito, pwede ka mag-rent ng cottage kung pasok sa budget mo. Okay guys, so tips ko lang talaga to sa inyo. If you decided to go to this place and yung mga kasama mo nag-iisip kayo na dito tayo kumain, you have your breakfast and lunch here. So tips ko talaga, you have to carry basic ingredients like bawang, sibuyas, ano ba yan, vinegar, soy sauce, lahat na pwedeng gamitin sa pagluluto kasi medyo malayo yung tindahan. So para hindi siya waste of time, so you have to carry with you. So those important things. So bago kayo pumunta dito so that you can actually save time. Pagkatapos ng ilang minuto, breakfast is ready! This is it. Ready na yung pagkain namin. So we try to eat dito sa Rocky Park. So another experience. So Lape is done doing it. Ito na yung aming kilawin. Ayan. So sabi ni Lape, try ko daw. Ang sinugba. Naluto rin. Good. Press ko lagi yung isda di rin. Press ko sa... One thing I love no kasi yung isda nila dito very fresh. Kasi nung binigay ba 'to no? Oo. Kinamin binili ang isda na 'to. So may mga kaibigan si Lape dito na mangingisda. Binigay nila. So mukhang ano kami kanina. So mukhang pulubi daw kami. Pulubi naman talaga. Napaka-fresh ng isda nila, matamis talaga yung laman. So this is one thing I love about sa place na to. Nakakamis. Kasi, nung elementary ako, I always visit this place. After 21 years, ngayon ako nakabalik ulit sa lugar na to. So, gagawin namin, maghiram ako ng kami pala, ng bangka ngayon. So, lilibutin namin yung some parts ng mantaha. Yan, so, we gotta have like a boat experience today. So, para matuto din tayo. So, I find it very exciting naman. Siyempre. So, sana pahiramin tayo ng bangka dito. Yan, kasama ka pa rin si Lape. So, uncle niya daw, yung nagmamayari ng boat. Sana lang pahiramin tayo. Ngayon nahanap tayong bangka. Let's have some short adventure dito sa mantaha. Maya-maya nagsimula na ang aming boat adventure. Si Lape na ang nagmaneho ng aming bangka. Ilang minuto lang ay nalagpasan namin ang mga puno ng bakawan. Hindi ganun kalakas ang hangin kaya perfect para mamangka. Kaya what are you waiting for? Row, row your boat na! Okay, so guys, I am actually planning to have maligo. Grab maligo. So maligo. So dapat we have to know how to balance dito sa boat. Especially if you are carrying some vlogging equipments like your phone, your drone. Kasi it's very risky. Pero gusto ko talagang maligo kasi napaka ng tubig ngayon. Napaka relax ng water. No waves yet. So yun yung maganda. Pero subukan kaya natin. Will I jump off from the boat? Okay, subukan natin. O diba? Ang problema ko ngayon, paano ba? So guys, kung gusto nyong maligo dito, hindi pa naman low tide. So, you can actually have your, ligo experience. So, actually,
I'm asking kung may jellyfish ba kasi hindi ako nakapag-ready talaga pambaba yung leggings for like this or anything. Pero so far, it was a nice experience going here. Kaya ako relax. Oh, so, maligo. Ayan si Lape, ayaw maligo. Hi guys. Ayaw niya maligo. Oh, so, bala siya, ayaw niya. Nung magsimula na maglotay, nagsimula na din akong mamulot ng mga shells. Parang hirap nilang hanapin today. Ito, ano ba ito? Baka mali yung mahawakan. Ano to? Wala eh. Yan. Okay, so may nahanap ako ang isa, pero hindi siya shell. So, anong tawag dito? Balat? Apo. So, parang ginagawa din siyang kilawin, no? So, pwede siya hiwa-hiwain. So, it's a little bit creepy lang talaga siya titingnan. Oh, this is what it happened pag nakakuha kayo ng balat. Pag mahanginan siya, oh, it's melting. So, iwi-iwi. So, natutunaw siya. Dapat ilagay mo na lang siya sa container. I got some starfish. Ayan, so, yan o, starfish. Small starfish, pero hindi natin, balik lang natin. Baka kasi mapano sila. Okay, so it's already 3 PM in the afternoon, so we have to go near sa coastal area kasi mag-high tide na. Kasi kung nandun pa tayo sa gitna this time, posibleng maabutan tayo ng mataas na tubig and hindi tayo makabalik. So far, it's a great experience. You would appreciate na mas malapad yung sandbar pag low tide. So you have to make it very timely by experience so yung ganito. Yeah. So far guys, see you on my next video and don't forget to follow and you can also subscribe on my YouTube channel and this is Snoring Jay.